Good day uli. I'm Engineer Adrian Reyes and I'll be teaching you dynamics of rigid bodies. The topic naman natin ngayon is rectilinear motion. So, problem natin, example problem tayo. Car A starts from rest at time equals 0 and travels along a straight road with a constant acceleration of 6 feet per second squared until it reaches a speed of 80 feet per second. Afterwards, it maintains its speed. Also, when T equals 0, car B located 6,000 feet down the road is traveling towards A at a constant speed of 60 feet per second. Determine the distance traveled by car A when they pass each other. So, lagay lang natin. Meron tayong straight road. Tapos, meron tayong car. Lang natin. Tapos dito din. So, yung distance ng dalawang car ay equal sa 6,000 feet. So, ano pa yung nakuha natin dito? Yung car A, ito yung car A, nag-start siya from velocity equal sa 0. Dahil nag-start siya ng rest, hanggang maabot niya yung dito, na ang velocity niya ay equal sa 80 feet per second. Yan. Tapos acceleration niya doon ay equal sa 6 feet per second squared. Yan, yun ang sabi. Tapos dito naman, nag-travel siya using constant velocity na 60 feet per second. Yan. Hinahanap natin yung distance traveled by A kung saan sila mag-meet ng B. Assume natin na ito yung ating at total distance na ito yung total distance natin, 6,000. Tapos ito yung tinravel nung dalawang sasakyan. So lagay lang natin siya dito. Assume lang na natin na dito sa part na to, yung dalawang sasakyan ay mag-meet. Yan. Yan. So, ito yung car A at ito yung car B. Sabihin, itong part na to, sa part na to, dito siya gumamit ng constant acceleration. Yung car A. So, dito sa part na to, nag-maintain siya ng speed. So, dito, ang ating acceleration equal siya sa 0. Ito namang car B, constant velocity din siya. Ibig sabihin, yung ating acceleration dito equal din siya sa 0. So, assume natin, itong distance na ito, from velocity equals 0 hanggang velocity 80 feet per second, siya yung distance na S1. Ayan. Tapos ito yung S2 natin, or yung distance, mula dun sa point na nag-start siya ng, sa point na nag-maintain siya ng speed, hanggang dun sa point na mag-meet sila, siya yung S2. Tapos ay, itong part naman na to, ito naman yung S3. Yun yung point na, mula dun sa point na nag-start yung car B, hanggang dun sa point na mag-meet sila ng car A. So, paano natin siya kukunin? Sunod naman, kailangan naman natin kunin is yung time na travel nila. Kung pareha silang nag-start ng 0 at nag-meet sila sa point na to, ibig sabihin, mula dito, ito yung T1 natin, equal siya dun sa time na nag-start yung car B hanggang doon sa point na yan. So, dahil parehas silang nag-start sa 0, kung saan sila mag-meet, parehas lang yung kanilang time. So, ito yung ating time. So, pwede nating assume na yung S1 plus S2 plus S3 equal siya sa 6,000. So, start natin siya solven. Simulan natin.
kunin muna natin yung distance na travel ng car A hanggang maabot niya yung velocity na 80 feet per second. So, kailangan natin, car A. Tapos, constant acceleration siya. So, ito yung part 1 natin. Kunin lang natin yung S1. Equal. Ayan. Pero para makuha natin yung S1, kailangan muna natin kunin yung time natin. So, kunin muna natin yung time. Kung kukulin natin yung S1, kailangan natin ng time na hanggang dito sa part na to. So, pwede natin assume, lagay lang natin T prime. So, yung T prime equals siya sa, yun yung ating hinahanap. T prime. So, dahil siya ay constant acceleration, pwede natin, yung formula natin, B final equals B initial plus acceleration times time. Final velocity natin, final velocity equals siya sa 80 feet per second. Yan. So, para maabot niya 80 feet per second, yung final velocity natin ay 80 feet per second. So, lagay lang natin 80. Times B initial, dahil siya ay nag-start at rest, siya ay initial velocity is equal sa 0. Tapos yung acceleration niya, equal siya sa 6 feet per second squared. Makukuha natin yung time hanggang dito sa maabot niya yung 80 feet per second na T prime. T prime natin equal siya sa 13.33 seconds. So, ito yung ating T prime. Makukuha na din natin yung ating S1. So, yung S1 natin, paano natin kukunin yung S1? Isa pang formula for constant acceleration, final velocity squared equals siya sa initial velocity squared plus 2 times acceleration, 2 times acceleration times yung ating final position minus initial position. Yan. So, yung final velocity natin ay 80 squared plus initial velocity natin na 0 plus 2 times yung acceleration natin na 6 plus yung ating final position natin is yung value na S1. So, lagay natin S1. Initial position natin, dahil siya nag-start sa 0, lagay natin 0. Tapos, makukuha nating S1 equal siya sa 533.33 feet. Yan. So, bale, yung S1 natin equal siya sa 533.33. Pag nakuha naman natin yun, kunin naman natin yung S2. So, kunin naman natin S2. Car A pa din siya, pero siya ay constant velocity na. So, kapag constant velocity, ibig sabihin yung acceleration nyo equal siya sa 0. Tapos, dahil siya ay constant velocity, pwede natin gamitin yung formula is yung velocity natin equal sa distance over time. Pero dito, ang gamit natin ay S. Yan. S, tapos siya ay S2. Itong parting ito. Divided by sa ating time. Nag-start siya dito sa point na ito hanggang dito. Ang time natin para doon is yung, kung ito ay T1, tapos ito yung T prime na ating 13.33. Ibig sabihin, yung ating time dito equal siya sa T1 minus 13.33. So, ilagay lang natin T1 minus 13.33. Tapos, yung ating velocity equal siya sa velocity natin is 80. So, kunin lang natin yung value ng S2. Yung S2 natin equal siya sa velocity times time na yung velocity natin is 80 times yung time natin na T1 minus 13.33. So, at ito yung equation natin para makuha yung S2.
Ito yung ating S2. Tapos, sunod naman is yung S3. Ganun pa din. Ito pa, car A pala to. Car B naman tayo. Nag-start siya na may velocity na constant velocity natin. Velocity equals sa 60 feet per second. Yan. So, ganun pa din. So, acceleration natin equals sa 0. At ang formula natin is V equals D over T. Ngayong velocity natin equals siya sa 60 feet per second because yung distance natin na S3 over yung ating time na T1. Dahil nag-start siya dito, papunta dito, value natin ng ating time is T1 lang. Kunin natin, value ng S3 equals siya sa 60 times T1. Substitute lang natin siya sa formula natin ng ito. So, yung S1 natin equals siya sa 533.33 plus yung S2 natin na 80 times T 1 minus 13.33 plus yung S3 natin na 60 times T 1 equals siya sa 6,000 feet. So, makuha natin yung value ng ating T1. Ang T1 natin equals siya sa 46.67 seconds. So, ito yung total na time na travel ng car A at car B para mag-meet sila. Tapos, ang ating hinahanap ay yung distance traveled by car A when they pass each other. So, yung distance ng car A, distance ng car A natin equal siya sa distance ng car A equal siya sa S1 plus S2. Ayan. Mapansin nyo dito, yung distance na travel, ito yung car A, hanggang dito siya sa parting ito. Ayan. So, yung kanyang distance ay itong S1 plus S2. Ayan. Lagay lang natin, S1 plus S2, yung total distance natin is yung S1 natin equal siya sa 533.33 plus yung S2 natin na equal siya sa 80 times yung ating T na 46.67 seconds minus 13.33. Makukuha natin yung value ng distance na travel ng car A equal siya sa 3,200 feet. Ito yung value ng ating distance na travel ng car A hanggang mag-meet sila nung car B. Yan. So, itong parting ito. So, yun yung ating problem for constant acceleration. So, yun lang. Salamat.